Island, Katiklan! Dito kami sa gitna ng bundok, Ponte Abella Land. At ito ang the backyard. Siyempre, sayang naman yung opportunity na makapag-picture dun sa isang popular tourist destination dito. Sobrang safe naman daw dito sa Katis. Very exciting ang biyahe namin with Team Graffiti All-Stars dahil almost 10 days din yata kami magsistay dito sa Visayas. Inabot din ng halos 14 hours yung pagstay namin sa Roro, pero hindi na masama kasi komportable naman yung tinulugan namin. Guys, touchdown! Katiklan! Nandito na kami sa Visayas! At syempre, gamit namin ang tugo para makarating dito ang first order of business. Magpipicture muna ang buong Team Graffiti and then ride out na. So, excited na ako mag-motor dito sa Visayas. Pangalawang beses ko na. So, yun. Wish me luck mo kapag motor na ulit ako. Let's go! Ayun guys, kompleto kami! Hi, Carlo! Moto 16! Grabe, nakaka-excite naman talaga! Boracay! Grabe, let's go! Ay, Boracay ba tayo? Akala ko Iloilo. Yay! J-Mac, bakit lagi ka nakasimangon? Sino hindi sisimangon sa araw? Pero let's go! Let's go! Guys, kita nyo naman, tubig pa lang. Alam nyo nang malapit na talaga kayo sa Boracay kasi napakalinaw at napakaganda ng tubig dito! Kung nakapunta na kayo ng Boracay, mapapansin nyo na itong nasa right ko ay ang Katiklan Airport at most of the time dito naglaland yung mga eroplano papuntang Boracay. Ito namang nasa left namin ay dagat na siya. I'm not sure if part na to ng Boracay, pero guys, actually if you will ask me kung ano talaga yung paborito kong lugar na pinagmumotoran, it will probably be yung mga coastal areas kasi yung side niya ay dagat talaga and napakaganda ng view kapag ganyan yung minomotor mong kalsada, di ba? Yan guys, nandito kami sa gitna ng bundok. Yeah! So, konti aberya lang, tigil muna, tapos takbo na ulit. So, nandito na kami guys sa first stopover namin at ito ang the backyard dito sa Kalibo. Medyo makababa yung 1 hour and 30 minutes namin na ride kasi napakadaming mangyari. Pero share ko lang, alam niyo ba, bago ako pumunta dito sa Visayas, meron ako napanood na vlog ni Jay Saracinto. Tapos yung kinakain niya sa vlog niya, kanse. Lo and behold, meron silang kanse dito. So, guys, itong kanse ay mix ng sinigang at bulalo. So, buto-buto siya na parang bulalo pero maasin. So, dyan muna kayo. Kakain muna kami ng mga girls. Nauna na sila at ayun, kita-kits mamaya. At dahil tapos na kaming kumain, busog na ang lahat. Siyempre, it's time for... Okay! Ayan. Ano saya? Magkakape tayo sa the backyard. Tara mo, wala nang toyo yan. Biglang yung ngiti yan. Tignan mo, yung ngiti yan. Oh. Kasi may kape. Isang kape, biglang ngiti. Pagkape. Ito din, kape. Labas agad yung ngipin. Dito nga pala kami nag-lunch, guys, sa the backyard. At nagkaroon kasi kami ng buffet setting. Pero aside sa restaurant nila, meron din silang coffee. Ito, medyo malaki-laki to. And alam nyo ba na yung mayor daw ng Kalibo ang may-ari ng lugar na to. And it's nice, ha? Tingnan nyo, oh. Napakalaki ng lugar. Ganito nga pala yung itsura nila kapag busog na sila. Ayan mga busog na. Medyo late lunch na yung kain namin guys, pero afternoon ride out na kami kasi ang tutuluyan daw namin ay sa Capiz. Medyo 1 hour and 30 minutes pa yung layo noon dun sa pinanggalingan namin, kaya naman sana hindi kami maabutan ng gabi. Pero bago kami dumiretso doon, dadaan muna kami doon sa Arco ng Bagong Kalibo kasi syempre sayang naman yung opportunity na makapag-picture doon sa isang popular tourist destination dito. Ito naman guys, yung next stop namin, ang signage ng Vibrant Kalibo. Ay, hello! Andyan na naman si Mingsun. Ayan. So dito kami magpipicture and then after nito, mag-ride na kami going to Capiz because doon kami magsistay for tonight. Sobrang saglit lang kami nagstay doon guys kasi nagpicture lang naman kami and actually pumunta din kami doon sa New Washington na sign. Tabing dagat pala yon and maganda din doon magpicture lalo na kapag nandito kayo sa area. After noon, dumiretso na kami ng Capiz. Medyo malapit na rin naman yung pupuntahan namin and to be honest, medyo takot din ako abutin ng gabi kasi nga
wala, nakakatakot and hindi familiar yung lugar, so nagmamadali kami. Pero syempre safe pa din at hindi naman reckless. Sa part na to guys, medyo nagkahiwa-hiwalay na kami kasi yung iba, mas mabibilis naman sila magpatakbo. And then yung iba kasi naming kasama, naka-scooter sila. So medyo dun sila sa hulihan. Nakakatuwa din talagang bumiyahe dun sa mga road or sa mga lugar na first time mo palang mapupuntahan. Talagang gusto mo sana mag-sightseeing, lalo na kung bago yun sa'yo. Anyway, first time ko kasi magkakapis dahil nung huli akong pumunta dito sa Visayas, dumiretso na agad kami sa Iloilo. Kung natatandaan nyo, kasama ko noon ang Philippine Motorcycle Tourism and this time kasama natin ang Evo All-Stars. Guys, alam nyo ba nakarating na kami dito sa Capiz? Actually, 13 kilometers na lang daw bago yun sa tutuloyan namin and grabe pala, sobrang twisties! Pasensya na sa magulo kong buhok pero sobrang na-enjoy ko. Medyo natatakot lang ako na maabutan tayo ng dilim dito pero sabi naman nila, sobrang safe naman daw dito sa Capiz. Ito na yung mga motor nila guys. Syempre okay na okay pa naman si Kay. Thank you Wheeltech of course for maintaining my bike. Hinihintay lang natin yung mga girls pero nandito na lahat ng boys. And finally guys, finally! Nakarating na kami dito sa Balay Baning. Dito yan sa Capiz at medyo madami at mahaba-haba din yung ride namin dahil sa dami ng stopover namin. So talaga namang exhausting ang first day namin pero masaya kasi maganda dito sa Panay. Let's go, let's go!